Podcast. Ito na guys, simulan na natin yung ating Headworks by Moto Idol. Panoorin nyo kung paano natin diskartihan ng ating stock head para lumakas ang motor. Ito ay tinatawag nilang port and polish guys. Pero ako port lang, hindi ako nagpa-polish. Kasi base sa na-experience ko, mas maganda pag magaspang ang dinadaanan ng gasolina. Ayan na. Tuloy-tuloy lang sa pag-port guys. Kailangan meron tayong port machine, yung katulad ng ganyan, para mas mabilis. Para ka lang nagdo-drawing, para ka lang naglalaro, pero kailangan may mga sukat din niya na binabasihan guys. Kailangan huwag masyadong malaki para hindi siya susungaw. Ayan guys, binabawasan natin ng maigi para lumaki yung butas. Tuloy-tuloy lang. Pag nakuha na yung tamang sukat, ayun na siya. Medyo matagal to guys, kaya huwag kayong mainip na panoorin para matuto ng kahit papaano. Malaking bagay to guys, pag natuto kayo ng ganito. Ang talent fee po niyan guys is 1,500. Kaya sulit po yung pagod ninyo. Makagawa lang kayong tatlong ganyan sa isang araw guys. Panalong panalo. 4,500 bukod sa iba pang gawain. Yan guys, kailangan nating matutunan yung mga ganyang mga gawain para pag natuto na tayo, pwede nating gawing hanap buhay. Simple lang siya guys, yung mahirap lang yan, mamaya yung pagtabas ng barbula, yun ang mahirap. Ayan, madali lang gawin yan. Basta mayroon tayong gamit, kahit sino, pwedeng gumawa ng ganyan. Lakihan mo lang ang butas, yun na yun. Lakihan natin ang butas guys, para mailabas natin ng malakas na compression. Kasi magpapalit tayo ng block. Mula stock to 59mm. Ang piston, kaya kailangan nating lakihan yan. Medyo matagal guys, huwag lang kayong mainip na manood para matuto tayo ng kaunti. Malaking bagay po yan guys. Ganyan lang din ako dati, tagapanood laang. Pero hindi naman ako dumanas ng helper. Nung natuto na ako, nagtatrabaho na talaga ako bilang isang ganap na mekaniko kahit wala pang experience. Ganyan po ang kwento ng buhay ng Moto Idol. Hindi po tayo dumaan ng helper yung utusan na batok-batukan. Hindi po ako ganun guys. Ako po yung nambabatok. Hindi po ako dumaanas ng ganyang binabatok-batukan ka ng mga siraulong mekaniko. Kaya kailangan nating magsumikap para matuto sa sariling diskarte. Ayan guys, tuloy lang, tuloy lang. Tingnan natin yung mga diskarte para matuto tayo. Malaki po ang talent pin yan guys, kaya kailangan pagka-interesan natin yan. Pag natuto ka ng ganyan guys, baka mamaya ipagpalit mo yung trabaho mo. Kahit supervisor ka pa ng isang kumpanya, pag natuto ka magmekaniko, makakalimutan mo yun guys. Napaka-easy lang ang money. Ayan guys, sige. Tiyaga lang, tiyaga. Mamaya may lilaga tayo, may ilalaga tayo mamaya. Ilalagang baka or tornilyo, mamili lang tayo guys. Kung ano yung gusto nating palambutin. Ayan lang, tuloy lang sa panonood, tuloy lang sa pagkikiskis. Ganyan talaga yan guys, medyo matagal kasi taas baba po yung babawasan natin. Tsaka kaya ano... Hindi pwedeng pabarabara dyan. Kailangan pabilog po yung butas. Kasi baka mamaya kabilang side lang nabawasan mo. Nabutas yung ano, gilid niyan. May mga daanan din yan lang isa gilid. Mag-uusok na yung motor mo para nang yung two-stroke, yung sinaunang motor. Pasensya na kayo sa boses ko guys. Medyo naubos. Yung video ko kasi nag-unlimited.
Sige guys, ayan, panoorin nyo lang kung paanong diskarte dyan. Madali lang matuto nyan guys. Kahit sino pwedeng matuto, wala namang problema. Mas gusto ko ngang mas marami, mas masaya, may katuwang ako. PM nyo lang si Moto Idol guys, mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong matutunan, isusunod natin yan. Huwag kayong mag-alala. I-subscribe nyo si Moto Idol para updated kayo sa mga kaganapan. Halos araw-araw na tayo mag-upload ng panibagong videos guys. Marami kayong matutunan dito sa aking munting channel. Nagtatrabaho na, mayroon ka pang content. Yun ang maganda guys. Bawal ang patamad-tamad sa panahon ngayon, lalo na nasa pandemic tayo. Kailangan magsumikap. Sige lang, pursige lang. Hanggat kayang kumita, tirahin natin yan. Tingnan niyang butas guys. Ayan na guys, malaki po yan. Ang 59 all stock, ayan po, malaki po yan. Ito naman ang kasunod nating tirahin. Yung barbula niya guys, ito ang pinaka-importante at pinaka-mahirap guys. Iaangat po natin yung lagayan ng lock para hindi yun tatama yung lock doon sa valve seal. Kasi magtataas tayo ng racing cams 7.0 guys. Mataas po yung racing cams natin, kaya kailangan natin iaangat po yung lagayan ng valve guide. Ay, yung ano pala, yung valve lock, iangat natin yung lagayan ng valve lock, kaya ginagrinder ko po yan. Pinakamahirap po yan guys. Pag mabigat yung kamay mo, putol po yan. Dati dalawang beses akong naputulan yan nung bago pa lang akong gumagawa. Machine shop kasi dapat yan guys, kaso pag sa machine shop 300 pesos ang isang piraso. Sayang naman yung pera, kaya pinursigi ko yung sarili ko na matutunan ko yan. Pasensya ka na guys, yung grinder namin nagluluko na yung carbon brush, kaya inaalog ko pa siya na kunti para umandar. Ayan guys, yan ang pinakamahirap na part ng ating 59 all stock, yung pagtabas ng barbula. Kasi pag napasobra yan guys, putol po yan. Ayan po, maganda po yung pagkatabas natin. Daig pa yung gawa ng machine shop. Ayan po yung puwit ng barbula, kailangan natin bawasan para hindi siya untog dun sa piston natin. Mas madali magbawas ang puwit guys. Ganyan lang, bawasan lang natin yung gilid. Ayan po, ayan po, ayan, nakita nyo na. Ayan, nakalighten na yan siya guys. Ayan na, tapos na yung dalawang barbula natin. Sa piston naman tayo. Ayan, dagdagan lang natin ng kaunti yung hukay ni MTRT. Kaunti lang naman para in case of emergency. Sumablay man yung bato ng barbola, hindi pa rin siya tatama. Pang ano lang yan guys, pwede namang hindi bawasan yan kasi naka valve packet na yan ng pang stock head. Kaso gusto ko talagang mayroon pang konting bawas para sure. Naglulong ride kasi tayo, kaya kailangan natin yan. Mas mainam na yung sigurado kaysa naman mabaluktot yung barbola. Diyos ko po, sayang naman yung engine valve natin. Magkano isang piraso ng engine valve? Halos 500. Ayan guys, parang naglalaro lang. Kayang-kaya niyang matutunan yan. Napakasimple lang yan. Ayan, dahan-dahan lang. Baka hindi valve packet ang mangyayari. Valve pangit yan guys pag sumobra. Kailangan kukunti lang. Sukat lang doon sa barbula niya. Hindi rin pwedeng lakihan masyado kasi wala naman ding tatama dyan. Yung gilid lang naman ng valve. Ayan guys, panuorin nyo lang. Napakadali lang. Huwag nyo naman pansinin yung tiger kong alaga guys. Ganyan talaga yan siya. Shout out pala sa nagtato sa akin. Napakahusay mo bro. Si Juan Manuel Tato. Napakahusay magtato. Hindi kayo magsisisi. Kahit anong ipagawa ninyo, nagagawa niya. Napakalupit na artist yun. Ayan, tuloy lang tayo sa ating kinakalikot. Mamaya, masaksihan nyo kung gaano kalaki yung dinagdag na pwersa ng motor. Nakakatakot na siya. Pero hindi naman tayo natakot. Dahan-dahan lang. Nandyan lang yung lakas pang ano lang yan. Pag naalanganin tayo sa overtaking.
kailangan natin yung malakas na makina. Tsaka pag may angkas tayo, kailangan malakas pa rin yung motor kasi para hindi tayo maiipit pag nag-overtake. Yan guys, para lang ako nagsusulat. Ganyan lang siya kadali. Huwag nang masyadong malalim, baka mabutas. Kailangan tansyado lang din guys. Hindi po pwedeng masyadong malalim para hindi madisgrasya yung piston. May kamahalan din yan guys, yung MTRT. Nasa 2.5 na ata ngayon yung steel bore. Yung chrome bore may kulang 5,000 na. Kaya kailangan nating ingatan yung mga pyesa kasi mahal po yan. Pag nabutas natin yan, mag-aabuno po tayo. Hindi po pwedeng sabihin sa customer na sorry, nagkamali ako. Tinatanggap nila yung sorry kasi papalitan mo ng bago. Yun ang trabaho ng mekaniko. Pero ako guys, sa experience ko, never pa akong nakapag-abuno ng pyesa. Siguro tabla ganyan, pero sabihin na nagbayad ako ng mahal, wala. Hindi nangyari sa akin yun. Medyo maingat saka mautak tayo gumawa. Hanggang tabla lang ako, yung tipong ano, hindi talaga maiwasan yung ma-damage, pero hindi naman din lugi. Nakakapag-ano naman din. Balance-balance lang. Discarte lang yan, guys. Ayun na, malapit na matapos yung bulb packet natin. Bulb packet po ang tawag niyan, guys. Dinagdagan ko lang konti. May bulb packet na ni MTRT yan. Sinigurado ko lang na walang naguntugan dyan pag umandar siya. Kasi mataas po yung cams natin, guys. Yung racing cams natin ay 7.0. Mataas po yan guys. Hindi ako nagpapalit ng bulb spring guys. Yun po yung ano ko. Gusto ko i-stack na bulb spring pa rin. Kaya inaangat ko yung lagay ng bulb block. Ayan. Yung simple lang yung bulb packet natin guys. Ayan na. Ikakabit na natin siya sa ating Mio. Ayan yung block natin. 59. MTRT din po yan. Dahan-dahan lang po. Baka maipit yung piston ring. Alternate po yan guys, pag pumasok yung kabila, kunting pihit lang, kabila naman, papasok na ho yan. Dahan-dahan lang, lagyan natin ng kunting langis para hindi po siya magdikit kaagad pag unang andar. Napaka-importante po yan guys, pag nagbuo tayo ng motor, kailangan may katabi tayong kunting langis para walang gasgas ang ating trabaho. Pag nagsimula kasing maggasgas yan guys, tuloy-tuloy na yan, masisira at masisira. Yan kawawa naman yung nagpapagawa sa atin. Kaya kailangan may kunting langis talaga palaging katabi. Yun ang sikreto ni Moto Idol. Bukod sa langis, may martilyo tayong katabi. Lagi akong ano yan. Lagi tayo may katabing martilyo. Ayan, nilalagay na natin yung ating Beta Gray kung tawagin nila, gasket maker, para walang singaw guys. Pwedeng hindi maglagay ng gasket maker pag unang kabit pa lang yung gasket, kaso binaklas na lang yan guys galing sa ibang block, kaya kailangan nating lagyan. Pero kung brand new yung block natin guys, hindi na kailangan maglagay ng pandikit, diretso na salpak yung gasket natin. Ayun may kabit na natin ang ating gasket. Nailagay na yung Beta Gray kung tawagin. Ayan na guys. Yan ang pinaka-importante guys. Itaas nyo lang yung piston sa dulo. Hindi mo na kailangang sumilip na kung saan yung timing. Pag tinaas mo yung piston, yun na yun guys. Yun ang sekreto. Ayan, stock valve lang yan guys. Hindi tayo nagbi-big valve. Hindi tayo nagpo-4 valve. Yung isa kong tutorial, naka-4 valve po yun. Ito stock head lang pero naka 59 siya. Ito yung pinaka budget mill na setup guys. Kung gusto nyong budget mill na setup guys, mag-PM lang kayo sa Facebook natin, Moto Idol pa rin. Sasagutin ko yung mga katanungan ninyo, ibibigay ko yung pinaka magandang presyo. Walang problema kay Moto Idol, magsabi ka lang. May warranty pa yan guys, isang buwan, nagwa 1 month warranty ako. Basta sa amin galing ang pyesa. Kasi pag hindi sa amin galing ang pyesa guys, malay namin kung peke yung nabili nyo, mahirap na. Alangan naman kami magbayad nyan eh.
Hindi namin alam ang quality. Ganun po yung paliwanag niyan, guys. Pag sa amin galing, alam namin ang pyesa, alam namin original, kaya walang problema. Pag labor lang sa amin, labor lang, garantisado, pero yung pyesa, hindi namin alam kung garantisado yung pyesa. Ganun po yung kaibahan, guys. Ayan na, salpak na natin yung head, dahan-dahan, maipit yung timing chain natin. Ayan, ang pinaka-importante niyan, guys, yung timing ng ano niya, timing gear. Papakita ko sa inyo yung tamang timing sa pinakadulo ng timing gear. Mamaya-maya lang. Antay-antay lang saglit, guys. Ilagay lang natin yung mga tornilyo. Apat na stud. MTRT din po yung tornilyo natin, guys. 1,200 po yung apat na tornilyo na yan. May kamahalan po magpa-set up ng motor, kaya unti-unti lang. Kung mga balak magpa-set up na average lang ang kinikita natin, dahan-dahan lang tayo, unti-unti lang, kasi huwag nating pilitin na mabaon tayo sa utang. Chill-chill lang tayo, guys. Wala namang problema. Nandyan lang yan. Sabi nga nila, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Ganun lang yun. Kunting ipon, tabi ng konti. Mabubuo din yan. Ayan, guys. Igpitan lang natin yung apat na stud. Ayan, yung tornilyo ng stud natin. MTRT din po yan. Napakaganda, napakatibay ng MTRT. Shout out pala sa MTRT. Beke naman. MTRT, beke naman. Kasama na palang advertisement ito. Di, hindi biro, guys. Maganda talaga ang MTRT. Totoong tao lang tayo. Kahit hindi tayo binibayaran, kaya natin ipagmalakihan. Ayan na, guys. Tingnan nyo yung timing sa cam gear niya. Nandyan yung timing. Pinaka-importante yung arrow niya. Kailangan nakatapat din sa arrow niya sa pinakang gitna. Kaya ano naman yung guhit, guys. Kailangan nakatapat talaga. Hindi pwedeng lumihis, lalo na kargado, guys. Mag-umpuga niya. Ayan, guys, oh. Yung timing niya. Kailangan hindi pwedeng ano. Kailangan nakatutok siya sa guhit. Pag lumis yan, guys, sigurado, guys, may mangyaring hindi maganda. Kaya maingat tayo sa pagkabit niyan. Medyo mahirap, guys, kasi yung kadena nalalaglag, tsaka yung ano, yung guide niya minsan sumisingit sa gilid. Pero kaya naman yan. Wala namang madaling trabaho. Lahat naman ng trabaho mahirap, lalo na medyo malaki po ang kikitain na sa isang trabaho lang. Mahirap po talaga. Yan na, guys, yung timings. Silip mo to, idol, silip. Baka mamaya madali mo yung barbola, yari ka. Ayan na, guys, nailagay na natin. Parang magta-timing ulit si Moto Idol, kasi medyo masikip yung camshaft, na pukpuk yata ng helper ko. Ayan na. Retiming ang tawag dyan. Retiming. Hindi nakuha kagad. Retiming tayo. Timing tayo ulit. Ayan na. Nakuha na. Ayan. Check muna natin yung mga valve clearance, guys, para isang gawaan na lang. Hindi na tayo paulit-ulit. Ayan, guys. Ang valve clearance, pag may karga, nasa 0.08 or 0.07. Mamili ka lang dyan sa dalawa. Saktong-sakto talaga yan, guys, para walang masyadong ingay. Kunting tik-tik lang, hindi siya ganun kalakas. Normal lang yan sa may karga, guys. May kunting tunog, pero hindi naman yung masakit sa tinga. Ganyan talaga pag may karga. Pero wag yung maingay na kalampagan, iba na yon. Overhaul na yon. Ayan, guys, yung valve clearance natin. Naayos natin yung barbula. Medyo masilan po ito, guys. Kailangan, pag hindi mo kabisado, gagamit ka talaga ng filler gauge. Ako kabisado ko na, guys, kaya hindi na ako gumagamit. Meron din naman akong filler gauge. Pag mga masisilan na customer, talagang nilalagyan ko ng filler gauge. Ganun pa rin naman, kahit may filler gauge, tatansyahin mo pa rin. Para hindi naman pwedeng maipit yung filler gauge. Ganun pa rin, kailangan pa rin ang tansya.
Sabi nila, kailangan ng pillar gates. Hindi kailangan yung pillar gates pag marunong ka magtansya. Anin mo yung pillar gates kung hindi ka marunong magtansya, iipit yung pillar gates, itutulak yung barbula, wala rin, di ba? Kailangan pa rin yung tansya. Mas mahalaga pa rin pagtansyado. Ayan na guys. Ginamitan ko ng sakit yung paghigpit ng ating tappet screw para sure bull. Pumapalya na kasi yung pang-adjust ko guys. Medyo luma na. Pamana pa kasi ng lulo ko yun. Yung lulo ko nakailang mundo na yun na hindi ko alam. Basta pamana niya sa akin yun. Kaya iniingatan ko. Kahit luma na, nandyan pa rin sila. Ayan na guys, lagay na natin yung mga takip-takip para mamaya papaandarin natin. Malapit na guys, malapit na matapos ang 59 all stock ni Moto Idol. Malapit na matapos. Ayan, check lang natin yung timing chain. Higpitan natin yung ano. Naka-manual tensioner tayo guys. Higpitan muna natin yung ano, tornilyo. Ayan, 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 ayan. Ang technique ko dyan guys, kinakalusuhan ko lang, pero mayroon naman tayong impact drive para makakuha din kayo ng idea. Kalusuhan nyo lang yung ano, chain. Huwag naman masyadong ano, malakas ang paghigpit. Hindi naman yan kailangan ng higpit bakulaw. Saktong ano lang. Ayan, balik sa timing, lagay ang takip. Ayan na siya. Paglagay ng takip, malapit na nating paandarin guys. Ayan na siya. Nalagay na yung takip. Halos buo na yung makina natin guys. Buong buo na yung ating 59 all stock. Tingnan natin kung gaano siya ka-powerful mamaya. Pag-andar guys, abangan nyo yung power ng 59 all stock natin. Parang naka-big valve din yan. Mas maganda kasi guys pag mataas yung cams. Napakaswabe. Ang ganda ng takbo. Kailangan lang may galawin ka sa barbula. Pag wala kang ginalaw sa barbula, putol yan, 100%. Ayan na, install ko yan. Ate, kapre. Oh, galing, galing. Mapalo, mamangat. Malakas, malakas. Ayan na si Moto Idol. Mapalo pa rin yan. Dandahan, Moto Idol. Baka mapanggamay ng testing yan. Ikaw na talaga Moto Idol. Moto Idol lang malakas. Inay na guys. Ayun na guys, salamat sa panonood at please like, share and subscribe. Mag-subscribe kayo sa aking channel para ma-update kayo sa mga kaganapan sa susunod na banata. Sa huli guys, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung huling yugto, may yung sound check natin, i-upload ko dun sa pinakadulo nitong video, ihabol ko na lang na mute ko pala yung tunog. Sorry, sorry guys. Idugtong ko na lang guys yung tunog kung gaano sa kaluto. Salamat sa panonood. Paglap ko na yung tunog na yun ah. Magandang video pre.